buhay sa ating lahat. Welcome ulit dito sa aking YouTube channel, Rick Lawrence TV. At ang topic ko ngayon ay about sa basic auto air conditioning wiring diagram. So tara mga kaibigan, panoorin natin. Ayan po, ito yung basic auto air conditioning wiring diagram. Kung makikita nyo, ito may battery, fuse block, IC selector switch, thermostat, auxiliary fan relay, compressor relay, resistor block, blower motor, auxiliary fan motor, at compressor clutch coil. Basic lang dahil wala siyang control module, hindi siya dumaan ng control module katulad ng climate control module at HVAC control module kung tawagin. Kasi complicated yung pag may module, mahirap i-drawing yun. So dito lang tayo sa basic at ito lang ating topic at ipaliwanag ko sa inyo. Yung wiring, sundan nyo na lang dahil kinonekta ko na at ang gagawin ko na lang ay ipaliwanag ko yung function or mga trabaho ng bawat isang component. Dito tayo mag-umpisa sa compressor clutch coil. Ang trabaho ng compressor clutch coil is siya yung mag-magnet doon sa clutch hub para mag-engage at saka mag-disengage. Yan. At itong auxiliary fan motor, siya naman yung magbibigay ng hangin doon sa condenser para lumamig yung condenser. Kasi pag wala tayong auxiliary fan motor, magkaroon ng high pressure yung air conditioning system, may epektuhan yung buong system, hindi siya lalamig. Yan yung trabaho ng auxiliary fan motor. At ito namang blower fan motor, siya yung bumubuga ng hangin papasok sa ducting at lalabas doon sa ating air ventilation doon sa loob ng ating sasakyan. At ito namang resistor, resistor block, siya yung nagko-control ng speed sa blower, blower fan motor. Ayan, makikita nyo, may low, medium at high. So yun yung trabaho ng resistor block. At ito naman yung selector switch. Dito tayo mag-select kung anong speed yung gusto natin, 1, 2 or 3. So kapag 3, yun yung mas malakas na hangin ay lalabas doon sa AC ventilation. Pag 2, yan yung medium. Pag 1, yun yung normal lang. Ayan, may ito yung power supply niya. Yan nakalagay D. Tapos ito namang C, siya yung papasok doon sa load, sa thermostat. At itong trabaho naman ng thermostat, siya yung magkocontrol ng lamig na kapag na-reach niya yung maximum cold, mag-off siya para disengage yung clutch hub para hindi magtuloy-tuloy yung paggana ng compressor. Dahil pag nagtuloy-tuloy yung gana ng compressor, may tendency na mag-yellow yung suction at hanggang sa evaporator, mag-frozen yung buong evaporator at wala nang ibubugang hangin, wala nang lalabas doon sa ating ventilation. Yan yung trabaho ng thermostat. At ito namang fuse, siyempre ito yung pinaka-safety device dito sa ating circuit na kapag may once na may mag shorted dito, yan yung siya yung puputok para maiwasan yung pagkasunog sa wiring. Ito kung nakikita nyo yung mga ganitong symbol, yan, sabihin yan wiring yan na hindi siya connected. Yan, yan pag nag-drawing kayo ganyan yung symbol. Ito yung mga ground, ito yung ganitong symbol yung mga ground. Itong relay, ito naman yung dinadaloyan ng kuryente. Dito dadaan yung sa 30 yung mataas na kuryente at dito naman sa 86 yung mahinang kuryente. Kaya may relay para makontrol niya yung kuryente na dadaloy dito. Yung mataas na kuryente, kontrolin ng mahinang kuryente upang maiwasan yung madaling pag-init sa ating circuit ng wiring. Itong battery naman, ang battery siya yung nagsusupply ng power sa lahat ng electrical accessories sa ating buong sasakyan. Ayan, kaya ayan, nilagay ko yung battery para kita lahat sa circuit. At ito yung fuse block naman, nilagyan ko lang ng pinaka fuse block kunwari para organize yung paglagay. Pero bawat component, mayroong fuse yan. Sa compressor, 10 amperes, pwede na yan. Tapos sa auxiliary fan, 20 amperes. Ito sa switch, yung buong circuit, 25, yan yung mga designated
amperes sa bawat isang circuit. So yan mga kaibigan, sana may nakulat kayong konting kalaman sa aking explanation about sa wiring diagram ng air conditioning. Ayan, maraming salamat ulit. Maraming salamat sa patuloy niyong pagpanood sa aking mga video. Sana ulit, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell upang sa ganun ay notified kayo sa mga gagawin ko pang mga video na ma-upload dito sa aking YouTube channel. Muli, kung nagustuhan niyo itong aking video ngayon, pakibigyan niyo ako ulit ng isang thumbs up dyan. Yun, maraming salamat sa inyo lahat. Sana sa sunod pang mga video, nandiyan kayo at patuloy niyong panoorin at supportan ito ang aking YouTube channel. Bye-bye! See you sa next video!